Magandang araw po mga kachambalain. Kamusta po kayo? Abali, dito po ako para pakita ko po sa inyo. Kasi marami pong nagtatanong. Pasilip daw ng mga manok ko. Patingin daw po ng mga alaga ko. Kaya papakita ko po yung mga ilan. Bago po tayo mag-umpisa, shoutout ko po muna yung mga kaibigan natin. Sila Jason Morcillo, taga Tansa, Cavite po. Kamusta po kayo, Sir Jason? Si Angelito Makaraig. Sir, salamat po sa panonood palagi. Si Sir Edson Talio ng San Ildefonso, Bulacan, by Ma'am Reynalyn Buena. Pinababati po kayo, Sir. At saka po si Quinton Tulang ng Subic po. Sir Quinton, salamat po sa palagi po na panonood at saka po pagko-comment. Tara po, tingnan niyo po yung mga ilan po sa mga manok ko. Ito po yung isa sa mga palahi ko po, mga kachambalay. Ito po, abali, sweater sa Gilmore po siya. Sweater po yung tatay niya, nanay naman po niya, Gilmore. Tingnan niyo po. Tingnan niyo po. Dito po tayo sa kabila. Tingnan niyo din po itong isa, kapatid po niya to. Mga 6 months na po sila. 6 months na po sila, mga kachambalay. Ito po. Sweater Gilmore din po. Ito rin po, tignan po natin. Kapatid din po ito. Ito po. Yan. Kung mapapansin nyo po, magkakamukha po sila. Sign po yun, maganda po ang pagkaka-breed po sa kanila. Uniform breeding po. Pare-pareho po sila, magkakamuka. Ayan po. Green legs. Malipat naman po tayo dun sa kabila, sa mga gray po at saka sa mga hiraw po. Ito po bale, mga kachambalay, yung isa sa mga ginagamit ko na broodcock. Nabili ko po siya noong January 17, first day po ng expo. Ito po, nabili ko po siya kay Sir Marlon Esculin. Straight na Boston po. Kompleto po yan, intact po yung wingband niya. Banded ng bakbakan, saka po yung legband. Ito po yung ginagamit ko na broodcock, Boston rounded po, galing po kay Sir Marlon Esculin. Pakita ko po yung sweater ko. Ito po, samahan niyo po ako dito. Ito po, ito po yung broodcock ko na galing po kay Sir John Uydico, JUB Game Farm. Ito po yun, kasabay po niyang nabili ko yung Boston din po. Ayan po, yan, white hackle, may mga puti sa pakpak, bandirado, pogi po. Tapos pakita ko po yung iba ko po dito na palahi naman po. At tao, alam mo, kanina may kumuha po kasi sa akin, dalawang brood stag po. Kaninang umaga at saka kaninang tanghali. Bali, dalawa po sila.
Ito po yung hirang ko. Ang nanay niya po, pure na Gilmore. Kinuros ko po dun sa black ko po na black gray po. Tapos ang nanay niya, pure na mga Gilmore po. Andito din po yung mga Gilmore ko din po. Mahilig po kasi ako sa mga hatch. Medyo may ilap pa. Ito po sila. Dapat tingnan niyo po yung iba ko pang hiraw po doon. Ito po. Ito po yung isa sa mga hiraw ko dito. Yan. Dito pa po yung isa. Mga, ito po isa, medyo bata pa po eh. Ito po. Halos katatali lang po. Po siya. Bata pa po. Ito yung mga gray. Nga po pala yung nagtatanong po kung ano po yung mabisang gamot po dun sa CRD, yung chronic respiratory disease o yung halak na sipon. Ang unang sign po ng halak na sipon, yung papikit-pikit po yung mata ng sisiw. Tapos po yung ulo niya. Yung ulo po niya para pong mabigat, gumaganon po. Yun po yung unang sign na meron pong CRD yung sisiw natin. Bigyan nyo lang po yun ng gamot na Doxylac powder. Yung Doxylac powder po, pang isang galon na tubig na po yun. Pwede nyo na po siyang bigyan ng 5 to 7 days po, diretso. Tapos po, ginagawa ko, pipikit-pikit yung mata. Kumukuha po ako ng ringgilya. Yung may gamot po na tubig, pinasisip-sip ko po yung ringgilya. Tapos po, ini-spray ko po yun sa mata, binobombit ko po ng gano'n para malinis po yung mata. Personal ko po yun, ginagawa ko po talaga yun. Ginagawa ko po talaga yun sa mga sisiw ko, pinanglilinis ko. Basta effective naman po, 7 days. Lahat po sila, magaling na po. Yung chronic respiratory disease, ang gamot ko po doon, Doxylac powder, 5 to 7 days lang po. Unang sign ng pipikit-pikit yung mata, tapos gumaganon po yun. CRD po yun, o yung halak na sipon ng sisiw. Ito, malikot hawakan ito eh. Ito po yung brood na ko na 3/4 regular gray, 1/4 na asil. Napaka maayos po na brood cock to. Magaganda po yung mga inaanak niya. Mga ano po, unat na unat ang paa sa laban. Ayan po. Meron pa po dito, iba pa ang ano, gray. Ayan. Yung nagtatanong naman po dun sa ano po ang sign ng unang sign na magkaka infectious coryza po yung manok o yung sisiw. Na, mga pangkaraniwan po yan, tinatamaan na mga 3 months, ganyan.
Ang unang sign po nun, ano po, yung pisngi po nila medyo namimintog. O kaya bigla pong sasarado yung mata. Infectious coryza po yun. Ang ginagawa ko lang po doon, pinapainom ko din po ng pagsisiw sa tubig, Trisolac powder po, 5 to 7 days. Ganun ulit, pinanglilinis ko ng mata nila, yung gamot na tinimpla ko, ginagamitan ko po ng ringgilya. Pag po medyo may edad, Trisolac tablet, umaga isa, sa hapon isa, 7 days po, gagaling po yun. Tandaan nyo lang po yung infectious coryza, yung tawag po rito, pisik na sipon, Trisolac powder sa sisiw, Trisolac kapit naman po sa matatanda, 5 to 7 days po. So ayan mga kachambalay, yung iba naman natin na mga pinali, papakita ko na lang po sa inyo sa susunod. Hanggang dito na lang po muna, sana kahit papaano po na-entertain ko po kayo. Lalo na po yung mga nasa abroad, yung mga OFW po, salamat po sa panonood po ninyo. Sa mga subscriber ko po, salamat din po. Sa mga hindi pa po naka-subscribe, mag-subscribe po kayo para po updated po kayo sa mga videos ko. Mag-iingat po kayo palagi, maraming salamat po sa inyo.